At sino ba naman ang mag-aakala na lahat ng to ay kaya naming ibigay at iparanas sa kanila? Katulad na lang ng hindi inaasahang pagdating nila sa buhay namin at ang pagtanggap ng buong pamilya namin sa kanila. Nung araw na to, hindi namin inaasahan na merong ganitong pa-surprise si Dada. Dahil syempre, usually naman talaga ang may birthday ang sinusurprise. Pero kami nga ang nagulat nang bigla kaming yayain ni Dada na aalis daw kami. May mga napag-uusapan at mga pinaplano. Pero hindi namin inaasahan na mismong birthday ni Dada matutuloy. At ang totoong pagmamahal sa akin ni Dada ay ang makita niya akong masaya. Dahil totoong masaya ako na naipaparanas at naibibigay ko ang lahat ng ito sa kanila. At sobrang pasasalamat ko na sa lahat ng ito ay nandyan lagi si Dada para suportahan ako sa lahat ng gagawin ko at ang mga desisyon ko. At kahit paminsan ay sinasabi ng iba na lahat ng naibibigay at ipinaparanas namin sa kanila ay kalabisan na. Para sa amin ay hindi naman ito matatawag na kalabisan dahil ang turing na namin sa kanila ay mga totoong pamilya at mga anak. So lahat ng kaya naming ibigay ay ibibigay namin sa kanila. At sigurado kami na natuturuan namin sila ng magandang asal at hindi maging abusado sa lahat ng bagay na meron sila o natatanggap nila. At alam ko naman na ang pagdidisiplina ng isang magulang ay hindi natatapos. Hanggat nandyan ka, hanggat nandyan sila, at sa araw-araw na magkakasama kayo, araw-araw pa rin magkakaroon ng pagdidisiplina. At isa pa, hindi ko minamadali ang mga bagay-bagay dahil alam ko na wala pa sila sa tamang edad. At lahat ng tinuturo namin sa kanila ay kung sana lang nilang matututunan pagdating ng araw. Kapag sila ay nasa wastong gulang na. At aware din sila na lahat ng ginagastos namin sa lahat ng alis namin ay parehas namin pinagtatrabahuhan at pinag-iipunan ni Dada. Kaya alam nila kung paano ito pahalagahan at laging ipagpasalamat. At walang kahit na anong pera or halaga ang makakatumba sa lahat ng ngiti at saya ng buong pamilya namin. At buong puso namin ibibigay ang lahat ng ito para sa buong pamilya namin. Para kasi sa akin ay pera lang yan. Kaya ko ulit yan ipunin at pagtrabahuan. Pero yung makasama mo yung buong pamilya mo at makita mo silang masaya, wala nang katumbas na halaga ang lahat ng yun. Dahil napaka-iksi na lang ng buhay. Ayokong pagsisihan sa huli na hindi ko ito naibigay o naiparanas sa kanila. Hindi ko man masabi kung gaano ko sila kamahal. Pero alam ko na pinaramdam ko ang lahat ng ito sa kanila. Kung gaano sila kahalaga at kung gaano ko sila kamahal. Kaya ang lahat ng to ay walang sawa kung ipagpapasalamat kay Lord. Dahil lahat ng ito ay naibibigay ko sa buong pamilya namin dahil sa kanya. Dahil sobra niya akong mahal at talagang blines niya ako. At mas lalo niya akong pinatatag at pinalakas sa pagdating nila Diday sa buhay namin ni Dada. At para sa lahat ng to, ay wala na akong mahihiling pa na sobra-sobra. Kontento at masaya na ako kung anong meron kami ngayon. At ang lagi kong dasal ay bigyan pa ni Lord ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay ang mga magulang namin. Makapaniwala sa lahat ng nangyayari, pangarap parang kailan lang sa panaginip ko nakita, ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay. Di naubusan ng pag-asa, ako'y nanalig sa isang